Good news kay Casimero, tunay na angas talaga. Fillipus ng hitumbwa, nagka-damage ang left jaw. Ito nga't pag-usapan natin, pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Yo, Quadro Alas Street Champion, please subscribe ninyo Pros TV. So ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na, let's go! Mabagat na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Ninyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, isang mabilis na update lang po tayo. Ayon sa komento naman ni Fillipus ng Hitumbwa, sinabi niya na Casimero was really strong. I can handle his power and it's hard to hit him. Sa palagay nyo, magiging magandang laban kaya kapag nag-rematch ang dalawa? Ano sa tingin nyo? Comment lang po kayo sa ibaba. Samantalang sa isang live nga po ng The Zone ay hot topic ang Casimero versus ng Hitumbwa. May nabasa nga tayong komento na isang kababayan niya ang sinabi ay Fillipus ng Hitumbwa is in the hospital because his left jaw was damaged. Kung matatandaan natin, dun nga siya tinamaan ni Quadro Alas ng isang malakas na left hook na nagresulta ng pagkabagsak nito. Grabe talaga ang lakas nito. Kung matatandaan natin noon na isang trainer coach ang nagsabi kay Casimero na pang welterweight ang lakas nito. Kaya hindi na tayo magugulat kapag tumama ito. Sana nga ay gumaling agad itong si Fillipus ng Hitumbwa dahil sobrang galing at sobrang lakas nga nitong taong ito. Marahil ay marami na nga pong nakakaalam. Good news nga dahil nasa number 1 spot na si WBO Global Super Bantamweight Champion General Quadro Alas Casimero. Sa panibagong update ng Boxrec sa rankings, sumusunod naman sa kanya si Marlon Tapales, Nonito Donaire Jr., Mark Magsayo, Melvin Jerusalem, Vincent Astrolabio, Mercito Hesta, Miel Pajardo, Reggie Suganov, at si Gimel Magramo. Dito lalang ang aking boxing news report. Babu!